What's up mga tol? Welcome back sa ating channel. So today's video, usap ang Dragonari ulit tayo. Quick update lang about sa earnings ng Rare at saka ng Epic account dahil marami na naman nagtatanong kung bakit mababa na naman daw yung earnings nila. So sa video na to, ituturo ko kung bakit at paano nangyari yun. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa ating channel at naghahanap ka ng tips and guides about sa mga bagong NFT games, well, nasa tamang channel kayo, kaya naman pagka nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to like and subscribe at the end of this video. By the way, this is Pops and welcome sa mundo ng NFT games. Okay mga tol, para mas madali at para related din siya dun sa last na video na ginawa ko, ang kukunin nating CYT distribution ay noong September 18 at saka ngayong September 21. So dito sa baba, makikita naman natin yung mga earnings ng bawat rarity. So sa common, meron ng 67,000. Ngayong September 21, meron ng 69,000. So welcome sa mga bagong player ng Dragonari. Meron halos 2,000 na nadagdag. So sana mga players talaga itong mga to, no? Hindi sila mga multiple accounts. By the way mga tol, kung bago ka dito sa Dragonari at sa akin mo siya unang nakilala, paki-comment mo naman dyan para manotice ko kayo. Okay, sa uncommon, 32,900 naging 33,900. So nadagdagan ng 1,000. 2.12 naging 2.6 na lang. So mas bumaba siya ng konti. Sa rare account, from 20,437 naging 23,000 sila. Tapos yung 47.74 CYT na nakukuha nila, kasama na rin yung redistributed tokens, 40.90 na lang. Sa Epic, from 1,471 kumikita ng 294 nung September 18. Ngayon 1,889 na sila. Then ang earnings na lang ay 229. Medyo malaki ang bawas sa Epic account. Sa Legendary naman, mukhang nabawasan na rin sila. 93 players naging 101. So nabawasan na yung earnings nila, naging 1980 na lang. 20 CYT lang naman yung nabawas. Okay, punta na tayo sa comparison mga tol. Ito yung computation natin ng September 18. Ito naman yung computation natin ngayong September 21. Ang daily distribution noong September 18, nakakuha pa sila ng 19.57 dahil 20,000 lang sila nun. Ngayong September 21, dahil 23,854 na sila, ang makukuha na lang nila sa daily distribution ay 16.77. Sa redistributed tokens, ito yun. Doon sa last video ko mga tol, nagkamali ako ng input doon. 6.2 pala yung nalagay ko dito. So mali ito mga tol ha. Ang tama kasi yung 65% na. So ito dapat yun. Doon sa last video ko, nagkamali ako ng input pero wala nag-comment na nagkamali ako. So doon sa 4,000 na nakanood, ibig sabihin ni isa wala talaga nag-compute sa inyo. So, huli kayong lahat ngayon. Hindi kayo nagko-compute talaga ha. Okay, so palitan natin to. Yung 6.2, mali yan. So dapat 4,030,000 CYT. Pero tama itong 575. Mali lang ako ng input. 4,030,000 ng dinivide natin sa 7 days. 575,000 and 714 CYT ang makukuha natin. Okay? Then, yun nga, nung dinivide natin yan, nung 20,000 pa lang ang players or yung account, ang makukuha nila dun sa redistributed tokens ay 28.17 CYT. So, nagtotal tayo ng 47.74 CYT for 7 days, di ba? So, ito yun. So dahil nadagdagan kayo sa rare account, yung daily distribution ninyo nabawasan dahil laging 23,854 na kayo dyan. May higit 3,000 na accounts ang nadagdag sa rare account. So yung dating 9.57 CYT naging 16.77 CYT na lang. Tapos sa redistributed tokens, ito yon, nabawasan din dahil nadagdagan nga yung mga accounts, sumabay din sila. So hindi siya fix mga tola. Yung redistributed tokens, hindi pala siya fix na makukuha ng mga rare account last week. So yung mga nadagdag ngayon sa rare account, sumabay din sila dito sa redistributed tokens. Yung mga bagong pasok pa lang, nakihati din sila dito. Okay? Kaya mas malaki yung nabawas sa inyo. So, itong 575,714 CYT, i-divide natin ngayon sa 23,854 na account. So, ang makukuha ay 24.13 CYT. So, pag in-add natin ito, 16.77 CYT, and yung 24.13, ang makukuha natin is ito, 40.9. So, dito,
Ito nga, 40.9. So, tama ang computation natin mga tol. 47.74 naging 40.9. So, expect nyo mga tol, everyday pwede siyang bumaba. So, habang nadadagdagan ng account or ng mga players dito sa rare, mababawasan yung earnings nyo per day. Then, dito naman sa epic account mga tol, ito yung computation natin. So, daily distribution nila, yung 300,000. Ito yung mga tol, 30% ang nakukuha nila. 30% na 1M is 300K. 300,000 divide natin sa 1,471 account. Ito yung mga tol, 1,471 players. Ang nakuha nila nun ay 203.9 CYT. Sa redistributed tokens naman, yung 15% ng 6.2 is 930,000 CYT. Ito naman yun mga tol. So, yung 930 CYT, i-divide natin yan sa 7 days na distribution, ang makukuha ay 132,857 CYT. So, itong 132,000 na to, i-divide ulit natin dito sa 1,471 accounts, ang nakuha nila ay 90.3 CYT. So, pag in-add natin yan mga tol, itong daily at saka itong redistributed tokens, 203.9 plus 90.3 CYT ay 294.2. So, ito yun mga tol, 294.2. So, tama yung computation natin mga tol. Ngayon naman, dito sa September 21, medyo malaki ang nabawas. Kasi from 1,471 accounts, naging 1,889 na sila. So, yung daily distribution, naging 158.8 CYT na. Then, sa redistributed tokens naman, 70.3 CYT na lang ang nakukuha nila. So, pag in-add natin yan, 158.8 CYT plus 70.3 CYT do sa redistributed tokens, ang makukuha na lang nila is 229.1 CYT. So, eto yun mga tol, 229.14 CYT as of September 21. Okay, so tama yung computation natin mga tol. So, yun, ganun siya mga tol. Hindi ko alam kung fair ba ito para sa inyo or hindi. Kasi, itong redistributed tokens, ang akala ko mag-fix siya for 7 days. Na kung 90.3 CYT ang nakukuha nila per day, magfi-fix yun dito sa 1,471 accounts. So, hindi pala siya ganun mga tol. Sumabay pa rin siya dun sa mga bagong sale. So, yung nadagdag dito na 400 plus, nag-isali siya dito sa redistributed tokens. So, dito sa Epic account, medyo malaki ang nawala. 294.2 CYT. Naging 229.1 CYT na lang. Pero, malaking nga yung nawala. Pero, syempre, malaking ano pa rin to. Malaking earnings pa rin to para sa Epic. Dahil sobrang laging tulong din ng ginawang redistributed tokens ng Dragonari. Pero, kung gagamitin naman yung mga dragon sa fusion, isa rin kasing burning mechanics yun mga tol. Yung pag-fuse natin ng mga dragons, parang nagbo-burn ka na rin ng tokens dun. Now, ito ngayon mga tol, paalala ko lang ha. Kasi baka nakakalimutan nyo na to. As of now, ito ang specific percentage na nakukuha natin per rarity. So, sa 1M pa natin kinukuha to. Extension lang mga tol ha. Extension na lang to ha. Kasi nung first 30 days lang dapat, pero in-extend ulit ng isang buwan. So, pagkakalam ko, matatapos ng 30 days ulit sa October 9 or 10. Pero pagka natapos na tong event na to, dito na ang bagsak natin dahil itong original mga tol. So, sa common 1%, sa uncommon 2.5%, sa rare, 10% na lang, epic, 20%. Legendary, tataas, 27.5%. Mythical, tataas, 35%. Okay? So, expect natin, by October, pagka natupad na to, yung original na mining distribution natin, mas liliit na yung earnings natin. Okay? For example, itong rare account, 10% na lang. Ang 10% ng 1M ay 100K. So, lahat ng rare accounts, ang paghatian na lang nila is 100K. Then, huwag nyo rin kakalimutan na meron pa tayong halving. In the first 90 days, 1 million CYT ang ibibigay na, ni Dragonari per day. Okay? In the first 90 days lang yon. Magtutumans na tayo. So, possible, by November, magkakaroon ng halving. Pagkatapos ng 90 days, magiging 500 CYT na lang ang ibibigay ni Dragonari per day. So, dito na tayo. For example, ganito. 500K na lang to per day. So, yung 1% ng 500K, yun na lang ang makukuha ng common. Then, 2.5% na lang ng 500K yung makukuha ng uncommon. So, for example, so sa rare account, 500,000 times 0.10, 50,000. So, pagkatapos ng 90 days mga tol, dito sa rare account, kung matupad na itong mining distribution na 10%, tapos yung halving natin na magiging 500K na lang, sa rare account, ang paghahatian na lang nila is 50K.
CYT. Okay? So, yun mga tol, pinaalala ko lang kasi baka meron pang may hindi alam dito. Baka nag-expect sila na kung magkano yung nakukuha nila ngayon, eh ganun na lagi. Then, about sa PVP naman ito, 4% ang makukuha natin. 4% ng 1M, kung mag-open siya within the 90 days, is 40K. So, sa PVP, pag-aatiyan natin lahat ay 40K. Then, katulad nga ng prediction ko dun sa last video ko, possible na tumaas ito para naman mas malaki ang earnings na makuha natin sa PVP. Then, meron din nagtatanong, ang makukuha na daw na token sa PVP ay yung ECT. Yes, merong update dun mga tol, pero ito rin yung sinabi. Kung mababasa nyo dito sa ilalim, the other game mode will be exclusive for rare, epic, legendary, and mythical dragons. Okay? Then, ano daw ang makukuha? They will be able to partake in weekly tournaments with CYT rewards and the new token. Okay, so merong game mode exclusive lang sa rare and above na accounts. Tapos yung makukuha nilang reward ay CYT or yung new token na ECT. Mostly mga tol, yung ECT, yun ang makukuha ng common at saka ng uncommon sa PVP. Dahil meron din PVP ang common at uncommon eh. So doon, ang makukuha nila is ECT. Pero pagdating sa rare and above accounts, meron silang ibang game mode, exclusive lang para sa kanila. Okay? Tapos mga tol, ito na ang dapat na paghandaan sa PVP. Katulad na ito sinabi dito sa pinakababa. In this game mode, dragons will have their original stats and the quality of each dragon will be a factor when it comes time to participate. So dito na magkakaalaman mga tol kung ano ang difference ng mga dragons na galing breeding at saka yung mga binili sa marketplace. So usually kasi, yung mga nasa marketplace, karamihan dun galing dun sa mining pack. Karamihan din na galing dun sa mining pack ay mga low stats. Nasa 95 or merong 92. Merong ilan na 97. So, ganun yung karaniwan na stats ng mga galing sa mining pack. Pero yung mga galing sa breeding na nakakuha ng 100 plus total stats, eto yung magiging advantage nila sa PVP. Kasi dito sa game mode na to, ang original stats na ang gagamitin. Siyempre, mas mataas na stats, mas labang sa PVP kasi mas malakas yung dragons nila. Okay? So, para sa mga nagmadali na pumunta sa high rarity, tapos bumili lang ng dragon sa marketplace. So, good luck sa inyo mga tol kung kaya nyong ipanalo yan versus sa mga nakapag-breed ng high total stats. So, tingin ko mga tol, pagdating sa PVP, breeding is the key pa rin para manalo. Pero, yun nga, dahil manual naman ang gagamitin, nasa discarte pa rin ng players kung paano siya magipaglaban sa PVP. Kahit na high stats pa ang dragons mo, kung di mo naman alam gamitin, pwedeng-pwede ka pa rin matalo. So, pagalingan na lang to ng battle strategy. Ayun mga tol, hanggang dito na lang muna at sana mas malinaw na sa inyo yung about sa earnings. At sana na-refresh ko rin kayo about sa mga pwedeng mangyari sa mga susunod na buwan. Pero, lahat naman ng yun pwedeng mabago dahil marami namang adjustment ginagawa si Dragonari. Kung nagustuhan mo itong topic natin ngayon, pahingin naman ako ng isang like, subscribe, at hit mo na rin yung notification bell para laging updated sa mga susunod nating video. By the way mga tol, happy 3,000 subs! Maraming salamat sa supporta ninyo lahat. Again, this is Pabs. Happy gaming and happy earning!